Hello mga kaisuka! Welcome back sa ating channel. At ngayon, ipagpatuloy na natin ang Dark Continent Arc. At nagpapasalamat ako sa patuloy niyong suporta sa aking mga ginagawang video. At itutuloy na nga natin ang Chapter 51 ng Dark Continent Arc. Pero mag-recap na muna tayo sa last episode ng video natin. Ayun na nga mga kaisuka! Sa nakaraang video natin, ipinaliwanag lang ang mga kayang gawin ng mga Guardi Prince Camila at palaisipan pa din sa kanila kung bakit nagpakamatay si Shikaku sa harap ng pintuan ng silid ni Prince Luzurus. At dito na nga natapos ang Chapter 50 at ngayon ipagpapatuloy na natin ang Chapter 51 ng Dark Continent Arc. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, ilike at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. At para naman sa suporta sa ating channel, huwag niyo na po sanang i-skip ang ating ads para mas ganahan pa akong gumawa ng mas maraming video. At susubukan ko mag-upload ng dalawa o higit pang video kada linggo. Tara mga kaisuka, umpisa na natin. Dito makikita natin ang silid ng ikatlong prinsipe at tila tinitignan ng private soldier ni Benjamin ang bariyan na galing sa Nandis ni Prince Sanglay. At nasabi nito sa kanyang sarili, yung dating number 1 na pera, ngayon number 10 na siya. Maari kayang napalitan ito ng ibang barya, pero yung aura na nanggagaling dito sa baryang ito ay kapareho pa din naman tulad nung una ko itong nakuha. Isa kaya ito sa mga abilidad ng Nendis ni Prince Sanglay? Dagdag pa nito, may ibig sabihin ba itong pagtaas ng number sa baryang ito? Ano ba ang mga posibilidad na maging epekto nito? At isa pa, kailangan ko ba itong ipagpalit sa katumbas na halaga na katulad niya? Pero paano ko naman yung gagawin? At isa pa, yung bibig ng Nendis ni Prince Sanglay, gusto ko talaga itong subukan pero napakamapanganib naman ito para sa akin. Nang bigla itong nagsalita, pwede ko bang makita yung barya na ibinigay sa iyo ni Prince Sanglay? Dito ipinakita na ng tauhan ni Prince Sanglay ang baryang ibinigay sa kanya. At nakikita natin dito na number 10 din ang baryang nakuha nito. Sa madaling salita, magkatulad sila ng barya. At nasabi na lang dito ni Coventova, kaparehas ito ng baryang napulot ko. Ang ibig sabihin lang nito, ang mga baryang hinuhulog ng Nendis na ito ay magkakapareho lamang. At nasabi na lang dito ni Prince Sanglay sa kanyang sarili, ang Nendis ko ay naglalaglag ng isang barya kada araw. Kaya naman, hindi ko na kailangan itong itago o ipunin para sa sarili ko. Dagdag pa nito, kapag naging hari na ako at naipahalat ko na ang mga baryang ito, doon lamang lalabas ang epekto ng baryang ito. Pero ang mga baryang inilalabas ng aking Nendis, ibibigay ko lamang ito sa mga taong karapat-dapat. At dahil galing ito sa Nendis, maaring mapakawala ito ng isang supernatural effect. Pero wala naman ako mapapala kung maghihintay lamang ako dito at mauupo. At hindi ako mapakali dahil pakiramdam ko ang abilidad na ito ay gagana lamang kapag napakalat ko na ang barya sa buong kaharian ng aking empire. At isa pa, yung abilidad na tinutukoy ko ay hindi ko talaga magagamit dito sa succession war na ito. At ito talaga ang pinaiinisan ko sa aking sarili. Dahil hindi pa naman ako hari, pero napakarami ko nang naiisip para sa hinaharap. At sigurado ako na ang aking Nendis ay magagamit ko lang ang buong abilidad nito kapag naging hari na ako. Kaya naman, simula ngayon, gagawa na ako ng aksyon at sisiguraduhin ko na ako ang matitira sa labanan na ito at ako ang susunod na magiging hari ng aking empire. Ngayon, kung sino man ang nakapag-master ng light at darkness, yan ang totoong hari. At dito sa succession war na ito, dito ko ipapakita kung ano nga ba talaga ang totoong darkness. Dito makikita natin na lumabas na nga sa silid si Prince Sanglay. At kasama nito ang kanyang mga tauhan, pati na din ang private soldier ni Prince Benjamin. At ang marating na sila sa pinto papunta sa Shiyu family, bigla naman itong tinanong ng nagbabantay dito, saan po kayo pupunta ngayong araw na ito? Sagot ni Sanglay, pupuntahan ko lang ang boss ng Shiyu family. Sagot ng nagbabantay dito, sige po, sasamahan ko na kayo papunta doon. Nang papasok na sila sa pinto, bigla naman nag-report si Coventova kay Benjamin. Prince Benjamin, si Prince Sanglay ay pupunta sa boss ng Shiyu family. Dito makikita natin si Sanglay na nakarating na sa silid ng Shiyu family. At tila harap na nito ang boss na si Onyor. Nang biglang nagsalita si Sanglay, kumusta na? Matagal din tayo hindi nagkita. Sagot ni Onyor, okay lang naman ako. Nakakainis lang yung mga doktor na laging nagsasabi na, ito ang kainin mo at ito naman ang hindi mo pwedeng kainin. Diyan ako naiinis. Ang gusto ko, mabuhay ako nang ginagawa ko ang mga gusto ko. Sagot ni Sanglay, ganun ba? Maiba tayo.
Alam mo ba na nagsimula na ang succession war na ito at mayroon nang namatay na tatlong prinsipe? Sagot ni Onyor, ganun ba? Naaalala ko pa noong sumali dyan ang aking kuya na si Nasubi. Siya lang din ang natirang buhay sa lahat ng sumali dito. Kaya naman, wala kang magagawa dito kundi gawin ang lahat para ikaw ang matira. Sagot ni Zhang Lei, para magawa ko yon, ang pinakasusi dito ay yung mga Nendis na meron kami. Kaya naman, gusto sana kitang tanungin kung meron ka bang alam patungkol sa mga Nendis na ito. Sagot ni Onyor, kung may alam, kaming mga pangalawang anak ay walang alam patungkol dyan sa mga Nendis na yan. Sagot ni Zhang Lei, ang alam ko lang kasi dito sa Nendis na ito ay konektado ito sa mga superpower na Nen. Sagot ni Onyor, hindi talaga ako pamilyar sa mga pinagsasabi mo patungkol sa kapangyarihan ng Nen. Pero meron ako naririnig sa iilang mga tauhan ko patungkol sa kapangyarihan ng Nen. At tatanungin ko na lang sila patungkol dyan. Kaya naman, kailangan mo muna maghintay hanggang sa masuri namin ang nangyaring aksidente na yan. Sagot ni Zhang Lei, gaano namang katagal ito aabutin? Sagot ni Onyor, medyo matatagalan ito kasi meron nangyayaring pagpapatayan sa mas mababang palapag. Sagot ni Zhang Lei, sige, naiintindihan ko. Dagdag pa nito sa kanyang isip, nasa iyong mga kamay, ama. Nang nakaalis na si Zhang Lei sa silid ng Shiyu family, agad naman kinontak ni Onyor ang kanyang tauhan at nasabi na lang ng tauhan nito na ang sitwasyon natin ngayon ay talagang sobrang seryoso na at yung bagong boss ng Heidi family ay talagang baliw na dahil ginagamit nito ang kanyang mga tauhan at ipinakalat niya ito para pumatay ng pumatay. Kaya naman, ang pinakamission natin dito ay ubusin ang lahat ng Heidi family. Sagot ni Onyor, ang akala ko ba ang mission natin dito ay ang mga spider? Walang magbabago sa usapan natin na ang pinaka-prioridad natin ay ang mga spider. Kaya naman, kailangan nyo nang hanapin si Hisoka sa lalong madaling panahon para makontrol na natin ang mga spider. Sagot ng underboss dito, masusunod pinuno. Sagot ni Onyor, nakumpirma na ba talaga na si Hisoka ay wala dyan sa ika-apat na palapag? Sagot ng underboss, opo pinuno, wala siya sa ika-apat na palapag. At ginawa na namin ang lahat para lamang mahanap ito sa ika-apat na palapag pero wala siya doon. Sagot ni Onyor, ikaw pumunta ka sa ikatlong palapag at doon ka maghanap kay Hisoka. At habang hinahanap mo itong si Hisoka sa ikatlong palapag, patayin mo na din si Morena, ang boss ng Heidi family. At nang matapos ang usapan nila Onyor, agad namang pumunta ang underboss ng Shiyu family sa isang kwarto at sabay sigaw ng Zakuro! Lynch! Nang biglang napalingon ang dalawang tinawag nito at sabay-sabi ni Lynch, ano yun boss? Meron ba tayong bagong gagawin na investigasyon? Sagot ng underboss, oo, pupunta tayo sa ikatlong palapag at meron na tayong bagong layunin. Kundi uubusin natin ang Heidi family. Dito makikita natin ang daan papunta sa ikatlong palapag at tila kinakausap na underboss ng Shiyu family ang isang royal army at nasabi nito na, aakyat kami dyan sa ikatlong palapag. Sagot ng gwardya, patungkol ba ito sa resistance? Yung ikatlong palapag sa ngayon ay medyo minahon na. Pero yung mga Heidi family na yan ay patuloy pa din sa pagpatay. At sana meron kayong magawa laban sa mga Heidi family na yan. Dagdag pa nito, sige, tumaloy na kayo sa ikatlong palapag. Tanong ni Lynch, ano ba ang meron sa gwardya na yan? Kung kausapin tayo, akala niya kung sino siya. Sagot ng underboss, hayaan mo na yung mga gwardyang yan. Habang naglalakad sila, biglang merong nagsalita, paano na? Sisimulan na ba natin ito sa roller plan natin? Sagot na underboss, oo kasi mas kakaunti ang tao sa ika-apat na palapag kumpara dito sa ikatlong palapag. Kaya naman magiging madali lang ito para sa atin. Sagot ni Zakuro, kailan ba natin sisimulan yan? Kasi itong abilidad ko na ito sa tuwing ginagamit ko siya, humihina talaga ang aking katawan. Nang nakarating na ang Shiyu family sa ikatlong palapag, may kita natin dito na pinagmamasdan sila ng dalawang tao na ito. At nasabi na lang ng lalaki dito, yung Shiyu family nakarating na sa ikatlong palapag. Sabihin mo na ito sa ating boss. Sagot ng babae dito, masusunod po. Dito ay biglang nagsalita ang underboss ng Shiyu family, Lynch, Zakuro, meron nagmamanman sa atin. Yung lalaki at babae na nandoon banda sa burger shop na yon. Dagdag pa nito, ngayon puntahan nyo na ito at kausapin nyo sila. At simulan niyo doon sa lalaki. Sagot ni Lynch at Zakuro, masusunod po. Nung nakalapit na si Lynch at Zakuro, biglang nagsalita si Lynch, hoy mister, meron kaming gustong itanong sa'yo. Okay lang ba nasagutin mo ito? Sagot na lalaking ito habang kumakain pa, ano? Sige, wala naman itong problema sa akin. Pero yung lalaking nasa likuran nyo,
parang merong kailangan sa inyo. Sagot ni Zakuro, ano? Nang bigla itong humarap sa lalaking tinuro ng lalaking kausap nila, at agad naman hiniwa ng lalaking ito ang leeg ni Zakuro. At talaga namang laking gulat ni Lynch ang ginawa ng lalaking ito. Habang nakatingin si Lynch kay Zakuro, agad naman itong sinipa ng lalaking kausap nila na naging dahilan ng pagkatalsik niya. At talaga namang pinagtitinginan na sila ng mga tao sa ikatlong palapag. Dahil na nga sa nangyayaring kaguluhan na ito, si Lynch ay nakatumba na habang si Zakuro naman ay nakahawak sa kanyang leeg dahil na nga sa iniwa ito. Sa kabilang banda naman, makikita natin ang underboss na sinusundan ng babaeng inutusan na mag-report sa boss ng Hailey family. At nasabi ng babae dito, sigurado ka ba na iiwan mo ang mga kasamaan mo doon para lang sundan ako? Sagot ng underboss, huwag mo silang intindihin. Dahil ang dapat mong intindihin ay yung sarili mo. Sagot ng babae, sigurado ka ba na hindi mo tutulungan yung mga kasamaan mo doon? Sagot ng underboss, manahimik ka na lang at ipagpatuloy ang paglalakad at dalhin mo ako sa inyong boss. At kapag ginawa mo yan, bubuhayin kita. Nang makarating na sila sa isang pasukan, nasabi na lang ng babae dito, masaya akong nagkita tayo, pero hanggang dito na lang ang ating pagkikita, Mr. Mafia. At yung mga sundalo dito, kaya nilang magpanggap hanggang 5 minuto lamang. At pagkatapos ng 5 minuto, hindi ko na alam ang masusunod na gagawin nila. Lalo na kung sasaktan nyo kaming mga sibilyan na nagmamonitor dito sa ikatlong palapag. At kapag ginawa nyo saktan kami, kahit tayong mga sinasabi nyo military mafia, aarestuhin kayo nito. Kaya naman, kung ako sa'yo, tatakbo na ako, Mr. Captain. At ayan ang pinakamaganda mong gagawin. At kapag ginawa mo yan, sinisigurado ko sa'yo na makakaligtas ka. Sagot ng underboss, hoy ikaw, ano ba ang akala nyo? Na makakaligtas kayo sa ginawa niyang paglabag sa rules ng mafia? Sabihin mo dyan sa boss nyo na hindi kayo makakataka sa amin. Dagdag pa nito sa kanyang isip, itong mga taong ito ay hindi naman talaga official na mafia members. Kaya naman wala silang pakialam sa mga kayamanan. At ang gusto lang nila ay pumatay ng pumatay. Sa kabilang banda naman, makikita ulit natin ang laban sa pagitan ng miyembro ng Shio family laban sa miyembro ng Hailey family. At tila nakahiga lamang dito si Lynch habang kinakausap ito ng lalaking sumipa sa kanya. Kayong dalawa, di ba kasama kayo sa Shio family? Kaya naman lahat ng itatanong ko ay sasagutin nyo. Sagot ni Lynch, sige ba, wala namang problema ito sa akin. Pero, sigurado ka ba na hindi mo tutulungan yung kakampi mo? Sagot ng lalaking kausap ni Lynch, ano sabi mo? Nang bigla itong napalingon doon sa lalaking kasamahan niya dahil na nga sa sumigaw ito. At nang paglingon niya, laking gulat nito dahil na nga sa may kung anong nakapulupot sa kasamahan niya. At lumabas ito sa leeg ni Zakuro. Nang biglang ibinalibag ito ni Zakuro gamit ang kanyang abilidad na talaga namang ikinapinsala ng lalaking may hawak na patali. At nasabi dito ni Zakuro, maraming salamat sa'yo. Dahil ang totoo nito, hindi ko talaga kayang sugatan ang aking sarili. At dito na din ipinapaliwanag ang abilidad ni Zakuro. Si Zakuro ay isang manipulator. At kaya nitong manipulahin ang kanyang sariling dugo, ngunit limitado lamang ang paggamit niya sa kanyang abilidad. At dito makikita natin ang isa pang kauhan ng Hailey family na talaga namang gulat na gulat sa ginawa ni Zakuro. Nang biglang nagsalita si Lynch, kayong dalawa, di ba kabilang kayo sa Hailey family? At dito biglang lumingon ang lalaking sumipa kay Lynch at agad namang lumusog dito. Ngunit agad din naman itong nasalag ni Lynch. At nasabi nito na, ilang miyembro kayo sa Hailey family na yan? Sabay sinuntok ito ng napakalakas sa tiyan niya. At sabay sabi nito, 23 members kami. At dito nasabi na lang ng lalaki, habang namimilipit sa sakit, ano ang nangyayari? Bakit bigla na lang ako nagsalita habang sinusuntok niya ako? Dito makikita natin si Lynch na nakaamba na para sumuntok ulit. Nang bigla itong nagtanong, sa inyong lahat, gaano karami ang marunong gumamit ng nin? At sabihin mo sa akin kung ano-ano ang kanilang mga abilidad. Sabay sinuntok niya ito ng napakarami, habang pinagsusuntok niya ito, sumasagot naman si Tanda sa mga tanong ni Lynch. Hindi ko alam kung gaano karami, dahil binigyan lang kami ng aming boss ng abilidad, pero merong kailangan gawin doon. At isa pa, habang pumapatay kami ng tao, tumataas din ang aming level. Dito makikita natin na bumulagta na ang kalaban ni Lynch. At nasabi na lang nito na, napakahina mo naman. Di ba nga, gumagamit ka din ng nen, kaya naman tumayo ka dyan. Dagdag pa nito, huwag mong sabihin sa akin na patay ka na. Dito ay pinapaliwanag na din ang abilidad ni Lynch. Si Lynch ay nabibilang sa isang emitter. At ang abilidad nito ay magtatanong siya sa'yo ng kung anong gusto niya at sabay kanya susuntokin.
At kapag tinamaan ka ng suntok nito, yung soul's voice mo ang sasagot sa mga tanong nito at hindi ito maririnig ng iba kundi siya lamang at ikaw. Nang biglang nagsalita ang guardyang kasama ng underboss, hindi matatawag na self-defense itong ginawa nyo. Pero sige, papalagpasin namin yan sa isang kondisyon. Huwag na kayong babalik dito sa ikatlong palapag. At kapag bumalik pa kayo dito, huhulihin na namin kayo. Nang biglang lumapit si underboss sa kadalawang gwardya at sabay-sabi na, pasensya na kayo, hindi na ulit kami uulit na manggulo dito sa ikatlong palapag na ito. Kaya naman kung pwede, tanggapin nyo sana itong ibibigay kong pera sa inyo. Pero hindi ito isang paninuhol at ipinapangako ko sa inyo na hindi na talaga kami babalik pa dito. Dito ay umalis na silang tatlo at sabay-sabi ng dalawang kasama ng underboss dito. Teka lang, sigurado ka ba dyan sa plano mo na iiwan na lang natin itong ikatlong palapag na ito tapos babalik na tayo sa ikaapat na palapag? Sagot ng underboss, hindi, niloloko ko lang sila. Dagdag pa nito, para malabanan mo yung mga lawbreaker na yan, dapat ikaw din mismo ay maging lawbreaker. Sa kabilang banda naman, makikita natin ang dalawang gwardya na talaga namang natutuwa dahil na nga sa nakatanggap pa sila ng pera. At nasabi na lang ito na, aba, tignan mo nga naman, patayo-tayo lang tayo dito pero nababayaran pa tayo ng higit pa sa sahod natin. Nang biglang naging ahas yung mga baril nila na talaga namang kinagulat ang dalawang gwardya na ito. At biglang pumutok ang kanilang baril sa kanilang muka na kinamatay ng dalawang gwardya na ito. At nasabi na lang dito ng underboss ng Shio family, oops, namatay ata yung dalawang pinangakuan ko ha. Dito ay pinapaliwalag naman ang abilidad ng underboss na ito. Ang underboss na ito ay nabibilang sa isang conjurer. At ang kakayahan nito ay lahat ng mahahawakan niyang gamit ay kaya niyang gawing buhay na nila lang pero napapanatili nito ang totoong function nila. At dito na nagtatapos ang chapter 51 ng Dark Continent Arc. Isang nakakabiting katapusan na naman ng ating nasubaybayan mga kaisoka. At dito na din natatapos ang kwarto ng Dark Continent Arc manga version. At salamat sa mga sumuporta at sumubaybay hanggang sa matapos ang mga chapter ng Dark Continent Arc. At sana patuloy niyo pa rin akong subaybayan sa bagong kwento ko na Slam Dunk Inter High. Muli, maraming salamat. Ito po si Hunter Yisuka.